So bubuhusan lang po siya ng semento. Okay, so malapit na talaga to. Maliban lang po dito sa panulukan po ng Hermosa Street, ayan, kasalukuyan pa rin po siyang nilalagyan po ng bakal para po sa gagawin po nilang coping beam. Isang mapagpalang araw sa lahat. Muli nagbabalik, donsolvlog.ph. At nandito po tayo ngayon sa kahabaan ng Solis Street. At nasa panulukan po tayo ng Antipolo Street. Okay. So ayan po yung Antipolo Street. Ayan yung papuntang Abad Santos Avenue. Okay, so samahan niyo po ako sa ating panibagong update patungkol po sa itinatayong Nlex-Slex connector. Okay. Mapapansin niyo po dito po sa kahabaan po ng Solis Street at nasa panulukan po ng Antipolo Street ay dito po putol na po dito yung itinatayong Nlex-Slex connector. Okay, so ngayon pupuntahan po natin dito po sa gawing kanan po natin. So malapit po ito sa PNR Solis Station. Okay, at yan po yung i-update po natin ngayon. Okay, so ang tagos po niyan magmula po ito sa Solis Street ay Hermosa Street. Okay, so samahan niyo po ako sa ating panibagong update. Okay, okay, so kakanan po tayo dito. At ito nga po yung PNR Solis Station. Itong kalsadang ito, ang tagos po nito, Hermosa Street. Okay, so magmula po dito sa panulukan po ng Solis Street ay nag-umpisa na rin po silang mag-demolish. Yan. So ito na lang po yung natitirang mga bahay dito po sa kahabaan po nitong kalsada. Okay? Maliit lang po itong kalsada. Kaya kapag may nagkasalubong po dito, ayan o, so kailangan magbigayan. Okay? Okay, so ayan na lang po yung natitirang bahay po dito. Ayan. Dito po kasi sa bandang papunta sa Hermosa, ayan, napatag na po nila yung mga kabahayan po dito. Okay, so ito pong lugar na ito ay sakop na po ito ng tundo. At ayan nga po, napatag na yung mga bahay dito, ayan. Okay, so ayan po yung natitira dito, malapit na po sa mismong panulukan po ng Solis Street. Dami nang na-demolish na mga kabahayan po dito. Okay, at dito nga po may hukay na rin po dito. Hello sir, good afternoon. May kidaan. Okay, so ito po yung napagit din po natin sa mga nauna po nating vlog. Okay, so may dalawang residential building po dito, ayan. Inuumpisa na rin po silang gibain. So itong banda sa kaliwa po natin, yan, halos buo pa kumpara po dito. Lawak na po nang dumulis po dito. Okay, at ayan nga po, nag-umpisa na pala dito maghukay para po sa itatayo po nilang kulong. Ayan. So ayan po yung drilling rig machine.
yan po yung gamit po nilang pambutas o panghukay po. Okay, so yung nahukay, ayan, ito na tambak po nila dyan. At kukunin po ng back hook. Okay, at ayan po yung steel casing. Ayan po yung ginagamit po nila habang naghuhukay para po hindi mag-erode yung nasabing mga lupa po na kanilang hinuhukay. Okay. At ayan nga po, napakabilis po talaga ng trabaho po nila dito. Dati po yung last update po natin dito, meron po ditong bahay na nasa tatlong palapag, okay? At ayan nga po, napatag na po nila. So ang bilis po talaga ng trabaho dito, okay? So doon po tayo nang kali kanina sa kanulukan ng Solis Street. At doon naman po yung papuntang Hermosa Street, okay? Okay, so dito po ay meron pa rin po mga mangilan nilang kabahayan ang nakatayo po. Pero butas-butas na po, ibig sabihin po talagang idedemolish na po sila. Itong bahay na to, buo pa oh. Pero ito talagang wasak-wasak na rin po oh. Mga dinding niya, mga bintana, wala na po. Okay, at dito po napatag na rin po nila oh. Okay, so talagang napakalawak pala ng naging demolition po dito. Okay, at dito po ay may nakatayo na pong ayan, rebarcades. Okay, so ayan po, bubuhusan lang po yan ng semento. Okay, so ito po, kapag kadiniras po itong kahabaan ng kalsadang ito, ito po yung papuntang Hermosa, then hanggang dun po yung C3. Okay, at ito po yung nasa kaliwa po natin, ito po yung may harang, ayan po yung release ng train, ayan, papuntang Caloocan po yan. Okay, so nito tayo ngayon sa pagitan ng Hermosa Street at ng Solis Street. Okay, at dito po ay ayan, kompleto na po yung mga ginawa po nilang scaffolding. Ayan, para po sa itatayo po nilang coping beam. Ayan. So dito ayan, buo na yung coping beam dito oh. Ang sunod po nito kapag talagang matigas na yung coping beam na yan, ang susunod po nila yung pagtatanggal po ng mga scaffolding. So dito ayan, nakaporma na po yung gagawin po nilang coping beam. Okay, so ito po yung papuntang Hermosa Street. Okay, so ito kompleto na po yung coping beam po dito. Wala na yung mga scaffolding, yung mga naging suporta po nung itinayo po itong coping beam. Yan. Okay, so dito malawag talaga oh. Napakalawak ng na-demolish po nila. Okay, so ito pala may butas na rin po yan oh. Ayang may bubong. Ayan yung may nakaharang na net na kulay green.
Ayan, may butas na rin pala para po sa pagtatayuan po ng kulong. Ayan. Okay, so at yung bahay na yan ay didimulis din po yan kasi nakakaharang po siya sa kapag maglalagay po sila ng girder. Ayan. Okay, so ayan po, ayan, may tolda rin po. May butas na rin po yan. Okay, so at ayan po yung crawler frame. Lakas ang hangin dito. Ayan po yung dalawang span ng girder. Ayan, kompleto na. Okay, at dito pala ay nag-umpisa na rin po silang maglagay ng mga scaffolding. Ayan. Naglalagay na rin po sila ng forma para po sa itatayo po nilang coping beam. Dito lang po yan sa panulukan ng Hermosa Street. Okay, at nandito tayo ngayon sa kahabaan pa rin po ng release ng train. Okay. Ayan po yung papuntang C3. Halos kumpleto na po dyan yung nilatag po nilang girder. Okay. So dito po bago mag Hermosa Street, ayan po yung itatayo po nilang coping beam. Ayan, may mga bakal na rin po siya at mga scaffolding. So bubuhusan lang po siya ng semento. Okay, so malapit na talaga to. Maliban lang po dito sa panulukan po ng Hermosa Street, ayan, kasalukuyan pa rin po siyang nilalagyan po ng bakal para po sa gagawin po nilang coping beam. After nyan magawa, ayan, tatawid na po yung ilalatag po nilang girder papuntang Solis Street.